Ito yung pagtatayuan ng bahay. So ganito yung condition niya bago natin itayo. Ito yung pagtatayuan ng bahay. So ganito yung condition niya bago natin itayo. So ang ginawa natin kahapon, nagmarking tayo. Ito yung isang poste, yung kada may X doon, yun yung lugar ng poste. So meron siyang 9 columns. So guys, ayan, natapos na namin yung butterboard. Ito na rin yung ginawa naming dito kami ang reference. Hindi na kami makapasok doon, ang property talaga yun, nandoon. So nag-encroach sila ng, hindi ito yung 1.8. Kasi ayun yung dating pader ng bahay namin, yung makikita mo. So from that, meron pang 1.5. So nag-encroach ito ng wala sa tamang itong pader na to. Yung gate na ginawa, naka-encroach sa property namin. So anyway, itong sa layout, ang naging final, yan yung string na yan. So dito kami, gumamit kami ng plywood plus nag-3-4-5. Dito yung 3 kanina, tapos nandun yung 4. So sinukat namin 5 meters, so naka-square. So ang sukat ng bahay ay simula dito ay 8 meters doon at dito ay 9 meters. So naging marking namin ng excavation. So yan, sisimulan namin yung excavation. So alisin muna namin yung existing na concrete. Ngayon napansin namin, existing na concrete, wala siyang bakal. So dinudurog, madali siyang durugin. Ang concrete ay mahina sa tension. So ang ginawa namin ay kinakailangan namin ng bakal. Tapos tsaka namin pinupukpuk para madali siyang malis. So ipapakilala ko yung aming kasamang gumagawa rito. Yan ay si Kuya Iming, yan, pinsan buo ko yan. Ito rin si Sinugnog, yan, pinsan buo ko rin yan. Ito, si Albert, yan, pamangking ko yan. At asa na si ano? Ayun, si Cedric. Cedric! Yan, si Cedric, yan, apo na namin yan. Yan. So, lima lang kaming gumagawa rito sa ngayon. So, ito yung gagawin natin. Ito yung column putting bar cutting list. So meron tayong dalawang type ng putting, isang F1. Ito 'yon yung 5, 1 2 3 4 5. Ang orientation nitong bahay naka ganyan. Ito yung kala Ednel, kala Alma, kala Auntie Masay. Ha? So ibig sabihin ito 'yon. Sandali lang, di ba? So, tapos na tayo sa pagpuputol ng column putting. Dito naman tayo sa column. Ang column natin may ano rin, dalawang klase. Isa na ang total height niya ay hanggang dun sa roof deck. Yung isa naman, tawagin natin siyang C1. Yung isa naman ay hanggang doon sa may deck ng hagdanan. Ganito gagawin mo para hindi ka sukat ng sukat. Kukunin mo yung isa. Ganun na lang. O, papantay mo. Tapos, duhit. Yan, papantay mo. Tapos duhit para hindi... Yan. Tapos guguhit ka na lang. Pagka ano, yung pinanukat mo, yun lang yun ang gamitin mo. When ito ang gamitin mo ng gamitin mamaya. Kasi pag iba-iba, hindi, dyan yan. Pag, kasi pag iba-iba ang ginagamit mo, mag-iba-iba ka ng sukat. Makapahaba ng pahaba. Naka mo? Di ba?
Oh, space. Okay. Nakaka 8 oras pa lang tayo, no? Naku, magbubuhos tayo bukas eh. Wag. So ayan, sinimula na rin namin yung assembly nung sa column. Karwam, happy birthday to you! Happy birthday! Oy, maulog ka dyan! Yan, iset na namin siya. So pwede na siyang buhusan, ganun lang kasimple. Yan, binubuhusan na namin. Ito yung second concreting namin. Ang bubuhusan naman ay yung column footing A2. Yan yung bubuhusan. Ayan. Yan na backfill na siya. Kukumpakin na lang. Ito. Backfill na rin yung gilid. So ayan, nabubuhos na kami ng column footing. Ang column na binuhusan. Yan, nabuhusan na yung column B2. Site condition, 6 column footing cast, 5 column cast. Kabit na yung bakal ng C2. Yung isa naman ay naikabit na rin yung bakal ng C3. Column footing C3, concreting. Sinabot na kami ng gabi. Concreting ng column sa C3. Concreting ng column sa C2. Excavation C1. So yan, sinog tsaka si Kuya Aiming. Column C1. Progress ng ground beam sa dalawang tao. Yan ay cutting, bending, at saka installation. 2 days, dalawang beam.
yung ano nila, productivity ng dalawang steel man. Tapos yung nagpi-prepare naman, alos na i-prepare niya na lahat yung ground, yung dalawa. Alos nakaikot na yung sa harap na lang. Yan na lang.